Hi, ako po si Dr. Jofel Fernandez. I made this video series on poisoning in dogs and cats to give awareness among pet owners. Today, I will be starting this first series about paracetamol toxicity. Yes, tama po ang inyong narinig. Toxic po, nakakalason po talaga ang paracetamol, lalo na sa inyong mga alagang pusa. Okay, so pag-uusapan natin ito. Paracetamol is an over-the-counter drug that is easy to buy. Punta ka lang sa kung saan butika, makakabili ka na nito in tablet or in liquid form. In human, ginagamit po ito as antipyretic, analgesic medication o para sa lagnat. At for example, masakit ang ating katawan o ulo, so ito po yung madalas nating ginagamit, ang paracetamol. So dahil ito ay madaling bilhin at effective para sa tao, maraming mga pet owner ang nag-a-attempt na mag-self-medicate gamit nitong paracetamol. Once this paracetamol is taken and inside your pet's body, ito po ay imi-metabolize at i-process hanggang sa ma-form ang toxic metabolites. At matapos lamang ang 24 to 48 hours post-ingestion, lalabas na ang mga sintomas katulad ng kawalang ganang kumain, pananamlay, paglalaway, pagsusuka, abdominal pain, bluish discoloration o pangingitim ng gilagid o dila, hirap sa paghinga, and 72 hours onward, magkakaroon na ng edema o manas paninilaw at hanggang sa tuluyang mamatay ang inyong alagang pet. Nangyayari po lahat ng ito dahil sa pagkakasira ng pulang dugo, liver and kidney failure, dulot nitong toxic metabolites ng paracetamol. Bawal na bawal po sa lahat ng pagkakataon ang paracetamol sa mga pusa. Kahit sa kaunting amount lamang ay very fatal na po ito sa kanila. Sa mga aso ay kahit papano matibay-tibay sila. Kung kaya't in selective instances, may mga vet na nagpiprescribe nito, but it should be monitored and in proper dosage. In my part, I will never use this drug dahil nga sa kadikit o kaakibat na toxicity, and beside, marami namang dihamak na mas mabisa at safe na alternative drug. So, doon na lang tayo sa hindi mapanganib na gamot. So, may pag-asa pa ba na masave natin ang pet sa ganitong toxicity? Depende po kung gaano mo kabilis inagapan ng iyong alaga at syempre, sa dami rin ng inyong pinapainom. Acetylcysteine and ascorbic acid, ito po yung antidote sa paracetamol toxicity. Subalit, bukod dito, marami pang kailangan gawin, katulad na lang halimbawa ng pagbibigay ng activated charcoal. Kung within 30 minutes pa lang naman nangyari ang pag-inom ng paracetamol, ngunit kung na-absorb na sa bituka at nagdulot na ng simptoma sa alaga natin, dito ginagawa na ng intensive care katulad ng oxygenation, blood transfusion at marami pang mga supportive treatment na ginagawa, no? At hindi rin ito nakakapagbigay garantiya na mailigtas natin ang inyong alaga. Again, sa mga poisoning, napakahalaga ang kasabihan na prevention is better than cure. Kumonsulta lagi sa inyong doktor bago kayo mag-attempt ng self-medication. Okay, so salamat sa inyong oras at panonood.